ako sa lahat. Gusto ko lang i-share sa inyo kung paano ko in-edit yung image na to. Sinali ko siya sa photo contest noong 2018 sa Henry's Professional. Ang team niya ay Filipino Culture. Kung itatanong niyo kung kakilala ko sila, yes, kakilala ko sila. Yung matanda, si Inang, lola siya ng wife ko, at yung bata naman, pinsan niya. Naisip ko mag-shoot sa probinsya nung minsan umuwi kami. Kinausap namin sila and pumayag naman sila na mag-photoshoot kami. At naisip kong concept yung pagmamano kasi medyo nawawala na yung kultura na to sa mga Pilipino. So yun yung naisip kong concept. At napili kong lugar kung saan kami mag-shoot doon sa dirty kitchen nila kasi medyo dramatic yung lugar. Medyo madilim doon eh. Tapos meron lang konting liwanag na nanggagaling dun sa pinakabintana ng lutuan. And gumamit nga pala ako ng external flash, isang ilaw lang. Kung mapapansin nyo, merong ilaw dun sa bandang taas, dun sa pinakabintana, yun yung external flash na ginamit ko. Ang ginamit kong camera ay Nikon D7100 at ang lens naman ay Tamron 1750mm. So yun lang, sa editing na tayo. Okay, sa editing na tayo. Nilagay ko na yung raw file dito sa Lightroom. Ang una kong ginawa sa kanya ay kinrap ko siya. Tinanggal ko tong tangke ng gasol sa gilid. So, crop natin. Ayan, okay na yan. Tapos, susundan ko na lang yung ginawa kong edit sa kanya dun sa unang version ko na ginawa. So, sa contrast, dagdag ako ng plus 25. Sa highlights, nagbawas ako ng negative 50 dahil dito sa medyo maliwanag na area na to. So, negative 50. Sa shadow, nagdagdag ako para makita yung ibang details. So, nagdagdag ako ng positive 63. And then sa whites, bawas ako ng konti. So, negative 7. Tapos sa blacks, inangat ko siya. Nagdagdag ako ng positive 73. Yan. Para makita yung ibang details. Tapos clarity, nagdagdag din ako ng plus 20. Sorry. Plus 20. Tapos sa vibrance, nag-add ako ng konting-konti lang para lang mas makumulay itong damit. So, plus 5. Yeah. Tapos sa tone and tone curve, sa highlights, nagdagdag ako ng 27. Positive 27. Then sa lights, inangat ko lang ng konti. 6. Tapos sa dark, nagbawas ako para mas maging dramatic siya. Negative 7. So, okay na yan. And then sa shadow, inangat ko ng konti. 11 lang. And then sa color, sa blue, dun sa hue, nagbawas ako ng konti lang naman, negative 5. And then sa saturation, so, na-retain ko pala to in saturation. Yung luminance lang inangat ko ng 51. So, para dito sa uso, 51. And then dito sa split toning, ayan. Yung highlights, sa hue, inilagay ko siya sa
kulay, parang medyo blue-green yung inilagay ko sa kanya. Sa 180. 180. Medyo blue-green yun eh. Tapos saturation 25. Sorry. 180. 280 yung inilagay ko. Ayan, medyo naging ma-blue na siya. Tapos dito sa shadows, sa hue, nilagay ko sa 231. Ito mas more on blue na to eh. Sa hue. Tapos saturation, nilagay ko sa 20. So, mas naging blue pa siya. Yung usok na to. Yung ilaw, umaga, mas naging blue. Tapos sharpening, nag-add ako ng 75. And then, detail, 30 din ang bagang kaya. Tapos, medyo nakikita ko na yung noise. Nag-add ako ng luminance para mabawasan ng konti. Para mabawasan. So, naglagay ako ng 36. So, medyo nabawasan na yung noise. And then, sa color, dagdagan ko ng 44. Tapos sa post-crop vignetting, nag-add ako ng negative 11 para magkaroon ng vignette. Tapos midpoint niya 27. Yung feather 59. Yung feather yun yung ano eh, yung parang makikita niyo yung pagka-sharp ng vignette. And try kong i-edit 'to pababa. Pag binabaan niyo siya makikita niyo yun. Medyo nagsisharp siya. So, pag inangat nyo siya, parang halos hindi nyo napapansin yung pagkabignet niya. So, ginawa ko siyang 59. Tapos, nag-add ako ng radial filter dito sa gitna. Ayan, lagyan natin sa gitna. Para mas magkaroon pa siya ng, ano, ng bignet. Ginawa ko siyang invert mask. So, konting-konti lang naman yun nilagay ko. Nilagay ko ay 0.12 lang. And then, ito, medyo nilagyan ko ng konting liwanag yung area ng mukha ng bata. So, adjust natin. 0.30 yung inad ko. Tsaka dito sa braso. Ayan. Tapos medyo ma-blue pa siya eh. Ma-blue yung ilaw dito tsaka yung ilaw dito sa batok. So, nagbawas ako dito sa temperature. Ang nilagay ko sa temperature ay so, nilagay ko sa medyo yellowish ng konti. Nilagay ko sa 6540. Tapos sa tint, nag-add ako ng dalawa pa. So, nag-plus 6 ako. So, yan. Yan na yun. Pwede mo nang i-save. Save. Export. Yan. Yeah, select nyo lang yung specific folder na gusto nyo. Tapos, yun eh. Custom text. Tapos kung i-upload natin sa social media, dapat yung long side niya ay 2048 pixels. Tapos yun na. Pwede na nating i-save.